a beautiful Monday. Oh, happy Monday, everyone. Pa-da-pa. Yeah. Go on, Adam. Hey, lumis ka namin dito. Thank you so much. I miss you all. Pa-da-pa. Anumang lahi, anumang kulay, sama-sama sa tagumpay. Umulan man o umaraw, bukaya kahit ang dulo ay di matanaw. Anumang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Ituloy lang ang sipag. Sa dulo'y kikislap. Let's hey! Go! Tayo tumaloy, tayo sumigaw, maghawak-hawak, tayo ay sumayaw. This is our show, this is our time. Pamilya forever, it's showtime! What's up, madlang people and madlang onliners? Happy Monday! Simulan natin ang linggo na punong-puno ng energy at good vibes. Tawag na ang buong pamilya at abangan ang mga pakulo at sorpresa namin only for you. I'm your trendy diva, Anna Ramsey! Thank you so much, baby doll, Anna Ramsey. Thank you so much. Grabe ka naman, may prod ka ba today? Oo, kasali ko sa baby doll. Ako yung gaganong-ganong lang sa gilid. Totoo, yung mga kumakanta sa especially diba? Pareho sa likod mo. Pero wag, pero ngayong unang Lunes ng Pag-ibig Month ay paniguradong mabubusog ang puso nyo sa saya at kilig na hatid namin sa inyo. Ready na ang Soyuz Squad na saluhan kayo sa masarap na pananghalian. Ako naman ang inyong bida heartthrob, Wise Estabilio. Grabe naman! At ako naman ang tawag na tahalang kid, Season 1 Grand Champion, John Clyde Talili, at muli nyo ako makakasama. Kaya naman, mga kapamilya, kapuso, at ka-A to Z, tara na at maki-hangout dito sa pinakamasayang online tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online U! I love the energy, ha? Kaya sabi ko sa inyo, Happy Monday! Maki-join na kayo sa kasiyahan with your Soyuz Squad and just use our official hashtag for today na hashtag Showtime Feb Malakasan. And syempre, ako mag-subscribe na rin po kayo sa ating mga official social media accounts na at it's showtime na. Oo. Ay, ngayon mo lang ulit makasama si John Clyde dito after Oh my God, last... John! Hello! Hello! How are you, baby boy? Ako naman po. Ayan. Welcome back, John Clyde. Yes. Welcome back. Welcome back. Oo, bagits sa bagits, no? Sobra. Sana all. Sana all. Kumusta naman kayong dalawa, kuya? Ay, we're good! We're good! Kamusta yung chief? Chuhin mo. Hoy, bakit? Ay, tito, tito. Huwag kayo magkalamapasok na ako sa office. Pero kasi di ba maganda yung mga outfit natin ngayon? Feeling ko lang naman maganda yung outfit natin ngayon. Ikaw lang naman eh. Hoy, ikaw maganda rin yung outfit mo. Pinabandaan nyo naman! Simple lang naman. Simple lang pala yun. Oo, pero outfit check tayo. Outfit check tayo. Unahin natin si John. Una ka na dyan, Clyde. Ano yan? Outfit check. Outfit check. O sige, ako na muna. Ayan. Okay, outfit check. Ukay. Outfit check. Cargo pants. Actually, hindi ko alam ang inspiration nito. Pero gusto ko ma-inspire yung mga magtatrabaho sa office ngayong Monday. Ganyan. Oo. Galingan nyo lang sa pagtatrabaho. Oy, I love it. Very corporate. Yes, corporate. Corporate casual pero naka-rubber shoes. Diba? Casualty corporate. Ako naman parang schoolboy. Outfit check. Ganyan na pala mga schoolboy ngayon. Yung mga behave na klase ng estudyant. Parang nagbabasketball lang yung gumagano yung... Dribble yan, dribble. Dribble. Miss Anna, ikaw. Oh well, my outfit for today is a top from Forever 21. Ang pants ay from ano? Top bottom. Hindi. Ang aking pants ay from, ano to? TikTok shop. Wow. Stradivarius ang shoes. Termo tayo ngayon, naka-cargo pants. Kasi nga, cargo pants. Six pocket. Oo naman. Hello. Wala. Uwi ka na. Ang peg ko today, baby dolls. Yung magsa-sideline sa baby dolls prod. Oo. Yan ang peg ko for today. Pero alam mo, kumustahin natin si Ate Ana mo kasi galing ka ng Boracay. Diba? Grabe yung mga pants mo today, Ana. Ang ganda mo lalo sa mga kulay mo. Thank you. Asan yung pasalubong namin? Naiwan sa airport. Oy, thank you so much. Alam mo, importante talaga na mag-unwind ka, relax ka from time to time, no? Para pagbalik mo, maging energetic. Mas energetic.
Pag may ayaw ka na sabihin din. No, wag na lang. Sa atin na lang 'yan. Pagbalik mo fresh ka pa din. Fresh ka. Oo, mas ano 'yon, bukas yung utak mo sa mga bagong bagay. Di kanina pagpasok niya parang ano eh. Ano? Ay, nagigigil ako eh. Huwag mo na ibuko. Nabubuko ako ngayon dito, ha? Oo. Kaya, uy, ang daming mga madlang onliners ang mga talagang nakasama natin sa Boracay. Nakakatuwa. Talaga? Oo. Talagang nanonood sila ng ano, ng Showtime Online U. Showtime ano? Online U na yan, yeah. Eh. Siyempre. Oo, salamat po. Sabi niya, kaya ka pala wala sa Online U, Ana. Sorry po kasi tao lang ako nagpapakashoot. Oo naman, deserve mo deserve natin lahat mag-unwind at saka mag-relax. Tama, deserve natin yan. O yan, work-work na ulit tayo. Lunes na naman. Ano nga ba yung mga nilulook forward mo ngayong week? Ayan, ano ba yan? Alam mo, nilulook forward ko, lumabas na yung abs ko. Hirap na hirap na po ako mag-cardio, pero wala pa din. Tsaka mag-IF. Ang hirap talaga, no? Mahirap. It takes time talaga, wise. Tsaka kailangan kausapin mo. Come on. Hello, alam. Pero ikaw, nagigigil ako sa'yo eh. Bakit? Lagi mong sinasabing bakit mataba ka, pero nag-post po siya ng ano. Nakita mo yung post niya, diba? Hindi. Hindi kayo. Hindi mo kami friends eh. Kasi hindi niya ako inaccept. Pero grabe ka, Ana. Sabi mo, may boy, ano ka doon, mataba ka. Saan doon? Ibang level ang pagtitiis ko kahit ang daming pagkain na kahain doon. So, ano. Or siguro dahil wala rin ako masyadong gana kumain kasi medyo masakit yung hindi well yung pakiramdam ko first and second day nung bakasyon. So, hindi ako masyadong nakakain ng marami. Tsaka ang technique doon, gigising ka ng maaga kahit puyat ka. Tapos hindi ka kakain, magpipicture ka. Tama! Sa umaga ka magpipicture para wala ka pang bilbil. Walang chan, oo. Yes, yun ang technique. May nakuha na naman kayong technique. Pero ano yung nililook forward mo naman for this week? Nililook forward ko, ano? Hindi, nililook forward ko, syempre, yung ano, yung pagkagising mo everyday, positive yung thinking mo. Very good. Yung everyday, yung tatrabahuin mo kasi wise eh, John, no? Yung everyday paggising mo, maganda yung outlook mo. So yun yung nilook forward ko everyday na masaya ako, grateful ako. Correct. Sa paggising ko kasi apektado nun yung buong linggo, buong buwan na, tama. Na ma-experience mo yung araw. O, dapat diba? Fresh lagi. Fresh lagi kahit walang ligo. O, diba? Ikaw ba dyan? Ano nilook forward mo? Ako nilook forward ko ngayon maging magaling na host. Wow! I love it! My goal! My goal sa buhay. My goal pala yan. Gusto natin yan. Okay, nako, kung ano man yung mga nilulook forward nyo, go! I-cheer namin kayo, kayang-kaya yan. Madlang Onliners, kayo ba? Ano ang nilulook forward nyo ngayong week? I-tweet at i-comment nyo na ang sagot nyo. At susubukan natin basahin yan mamaya. Yes! Mm-hmm. Oo! At ito na nga po, ha? Last week, Fabulous. I love the Fabulous. Wow. Ha? Fabulous ang Sabado natin dahil sa bulo lang. Nahawa na to. Dahil sa sayang hatid ng It's Showtime Family. Feel namin ang love ninyo, Madlang Onliners, dahil umabot lamang po tayo ang bongga ng 252,000 ang ating live viewers, ha? At hindi lang yan. Number one, trending topic din po ang episode natin last Saturday. Maraming salamat po sa patuloy at walang sawang pagsuporta nyo sa aming programa dito sa Showtime. Thank you so much po. Nakakatuwa. Kaya nga eh. Alam mo, parang asarap sa feeling na hindi na tayo bumababa sa 250,000 live viewers. At na-achieve natin yung 300K, ha? Sobrang, kaya sobrang pasasalamat po talaga kami sa inyo, Madlang Onliners. At eto ha, halo-halong emosyon din naman ang naramdaman natin sa love story na nauwi sa breakup story ng mag-ex na sina Irish at Lester. Naghiwalay ang dalawa dahil natuklasan ni Irish noong binuksan niya ang social media account ni Lester na may communication pa rin siya sa kanyang ex. At dumating din sa punto na nahuli ni Irish na suot pa ni ex ang damit na iniregalo niya kay Lester. Ouch! Oh. Wow! Ouch! Grabe ha! Anong say niyo doon? May communication pa sa ex? Wala akong masabi dyan. Wala pa siya kasi bagets pa siya. Bagets pero pa. Alam mo kasi kung paano nabuksan nitong si ano ni Irish yung phone ni Lester. Oh. Ginamit yung fingerprint habang tulog si Lester, ginano ni Irish. Grabe. Tapos nakita niya nasa ignore messages pa. Ay. Yung ano yung mga messages tinatago. Alam mong may something. Bakit mo ilatatago ng ganyan? Kaya yun. Ay, intense ang feels talaga sa kwentong ito ni Irish and Lester. Nako, tignan na muna natin kung ano ang naging reaction ng ating mga madlang onliners sa kwento nila. Let's watch this. Charek.
Ayan, basahin natin si Dijine. Dayan, Dayan ata yan. John. Sorry na dyan, ha? Dayan. Dayan. Dayan? Dayan. Oh, ngayon lang nag-rewatch ng Showtime Fabulous Day dahil kay Guy na nag-CCC na for his mistakes. And yes, I cried. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Alam mo, yes, lagi nating sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Mm. Pero hindi, pwede nating ano, hindi ma-experience yung nasa huli ang pagsisisi. Kasi may mga tao na na-experience yan and pwedeng maging example sa atin na hindi magandang hinatnan. Bakit pa natin gagawin? Oo nga. Diba? Tama, gusto ko yun. Oh. Yes, si Ratch. Galing naman kay Ratch, naiyak din ako kasi I felt this pain. Pero kasi naman, kuya, grabe naman ang ginawa mo kay ati. The si girl ati deserves to be loved and respected. Syempre naman. Yes. May pa pala. Kuya, baka need mo na mag-move on kasi matigas si ate. Wala ka ng chance. I mean, you blew your chance eh. Nakita niyo ba kung paano umiyak itong si Lester after ng episode? Yung mga fancam na video sa itong kumalat sa TikTok. Kumakalat sa TikTok ang yung pag-iyak niya, ha? Yung pag-iyak nitong si Lester. Pero ito naman galing kay Jeannie. Karma yan and I say deserve. Uy, ang hard. Grabe, ang harsh naman. Na, oo. Ang pagsisisi laging nasa una. Wala sa huli. Ah, maiba yung kanya. Oo. Bakit kaya nasa una? Deserve mo yan, Lester. Ginusto mo at pinili mong saktan siya. Ganun talaga, maluloko ka eh. Or hindi ko alam. Basta yun ang sabi niya, maluloko ka eh. Yun naman ang point. Yun naman ang punto de vista. Tama, gusto ko yon, Jeannie, pero si explain mo muna kung bakit nasa una ang pagsisisi. Tama, gusto natin malaman. Gusto ko malaman yung kanyang ano doon. At syempre, deserve din naman ni Irish na muling sumaya. Nakakilala niya ang kanyang new friend. Talaga namang na-ace ni Ace ang puso ni Irish. Ay, gusto ko yun. Na-ace ni Ace. Ay, oh, pero eto ha. Ay, may mga comments pa tayo. Basahin nyo na lang yan dyan kasi may mata kaya naman na bahala dyan. Oh, diba? Oh, pero ito sa Karaokids naman po tayo. Winner ang galing sa paghula ng tandem na sina Meme, Vice, and Ryan dahil hinusayan nila. Naku, nanalo ng 25,000 pesos. Boom. Ang maswerteng makakatanggap naman po ng random act of kindness ay ang Madlang Street Vendor at ang maghahatid ng blessing na ito ay si Ma'am si Lassie. Yan. Congratulations. At nagtagisan naman ng galing ang mga munting boses na ipinagmamalaki ng limang chikiting sa first weekly finals ng Tawag ng Tanghalan Kids. At nakasama rin natin ang pangmalakasang judges na sina Maloy of Bini, Katrina Velarde at Teacher Annie of The Company. Ayun! Bongga naman talaga. Grabe ang mga boses ng mga bagets. Iba! Bro. Iba na yung mga boses ng mga bata. Oo, si John Papa, si John Lalo eh. Iba rin ang ano, boses nito eh. Mga bagets. Wala na tayo dyan. Ay, taray. Big boy na daw siya. Big boy na. Big boy na. Ayan, at eto, sa salpukan ng limang tinig, ang powerful voice ni Aaliyah Ihoy ang nanaig. Pinahanga niya tayo sa galing niya with her rendition of I Am Changing. Grabe, good job pa rin sa weekly finalist dahil na superb na performance ninyo, ha? Good job pa rin. At eto na, Wise. Oh, mamaya ay tatlong munting boses na naman ang magpapasiklaban. Sino kaya kina Ria, Calixte Perez ng Quezon, Sean Hendricks, Agustin ng Pangasinan at Lindon McLean, malapad ng Quezon City ang magwawagi. Abangan po natin yan, Madlang Onliners. Ay, abangan natin yan. Okay, at ito po ha, mga Madlang Onliners. Sa oras na ito po ay nais po naming ipaabot ang aming pakikiramay sa pamilya at sa mga malalapit sa puso ng ama ng Dreamscape Entertainment na si Sir Deo Endrenal. Ayan, hindi po matatawaran ang kanyang kontribusyon dito sa industriya. Sir Deo, mananatili ka sa puso namin at ng ating mga kapamilya. Nakikiramay po muli. At kami rin po ay nakikiramay sa pamilya ng former ABS-CBN Vice Chairman Attorney Augusto Jake Almeda Lopez na namaalam noong nakaraang Sabado. Mula po sa Showtime Online U, maraming salamat po sa ambag nyo sa industriya at pagmamahal nyo sa ating mga kapamilya. Nakikiramay po kami. Alright. Again, mga madlang people, ha, don't forget to use our official hashtag for today. Hashtag Showtime Femalakas. Alam nyo ba, Clyde at saka Ana, balita ako. balita ako. Pangmalakas ang performance sa opening prod. Kaya naman, abangan po natin si Laika Estrella and Jex De Castro. Huwag kayong alisin. Magbabalik pa ang
Showtime Online U! Welcome back to Showtime Online U! Shoutout muna ulit sa lahat ng nakasubaybay dito sa Showtime. Ayan, Kapamilya Online Live, 57,000 live viewers na tayo. Showtime Online U Live, 30,000 live viewers. And each Showtime Facebook, 14,000 live viewers. And total, 101,000 live viewers. Ang galing sa mat ni Johnny Clyde. Galing, no? Ang galing mo sa mat. Very good. Kasi mat yan eh. Pero, hindi ko nabasa dyan. Hindi ko nabasa. Hindi ko nabasa doon. Mag-tweet, mag-comment, mag-react na gamit ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime Feb Malakasan. Oh yeah! Subscribe naman po kayo sa aming mga official social media pages na Addict Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 Million. Follow! 2 million na tayo! 2 million na tayo! Let's go for 3 million madlang onliners ha! And follow naman sa Facebook page na malapit naman mag 17 million and sa TikTok Road to 4 million. Let's go! Ang galing ng mga munting tinig ay ating ipapamalas kaya naman iparinig na ang mga pangmalakasang boses ng mga kabataan sa Tawag na Tahalan Kids. Ito ay open to all singers 6 to 12 years old, maganda ng minus 1, isang English and isang Filipino a cappella song. Para mag-audition ay contact lang ang aming staff sa numerong 0906-240-7988. Ayan, ako, sumali na, mag-join up. Join na tayo, pero ayan, magbasa muna tayo ng comments, mga konting comments mula sa ating mga madlang onliners. Sabi nito ni Melo, no, hello Anna, Wise, and Clyde, pa-wash out. Iwa-wash out ka namin later. Hello! Ayan ha, uy, si JMGC Zadel, shout out daw, and ayan, Gomez and Francisco family, watching from Connecticut, USA. Shout! Oh, hello, hello! And ayun, shout out watching from San Pascual, Batangas. Hello po sa lahat ng mga taga-Batangas. Yeah. Ayan, Vicky Davila. Wow, I miss you, Anna. I miss you, Tyrols. At ako, huwag kayo alis. Magbabalik po kami dito lamang sa Showtime Online U! Oh, yes! Non-stop ang good vibes sa pinaka-fun na ka-hangout ninyo online. Ito ang Showtime Online U! Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva, Anna Ramsey. And your Bida Heartthrob, Wise Estabilio. Your Tawag na Tahalan Kids Grand Champion, John Clyde Talili. Shoutout muna tayo sa lahat na nakasubaybay dito sa Showtime. Kapamilya Online Live, 93,000 live viewers. And Showtime Online U Live, 59,000 live viewers. And each Showtime Facebook Live, 27,000 live viewers and total 179,000 viewers. Ang galing ko na. Oh, good job! Para ka sa akin eh. Mag-tweet, mag-comment, mag-react gamit ang ating very official tatay hashtag for today. Sinanay naman. Hashtag Showtime Feb Malakasan. Yes, nako, i-follow ayun ninyo ha. Oo, ang aming social media accounts sa ating Showtime na sa Facebook page, The Road to 17 Million. And also sa TikTok page natin na malapit na mag 4 million. At breaking news, meron na po tayong, wow ha, 2 million ang subscribers, wow, natin. Dami mga grabe ha, sa ating you so YouTube channel. Oo, maraming yes salamat. May mga bagets dito. Dami. Ah, di ba? Mga bagets. Pero solid Showtimers, magkakaroon ng auditions ang buong team ng Showtime sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa ating Tawag ng Tanghalan at baka kwento na ninyo ang i-feature namin sa Especially For You. Sa madlang people dyan sa Antipolo City, mag-audition na sa February 10 at sumugod na sa Centro Mall Antipolo Rizal from 9 a.m. to 3 p.m. Iparinig na ang mga pangmalakasang boses ng mga kabataan sa Tawag ng Tanghalan Kids. Ito ay open to all singers 6 to 12 years old, maganda ng isang English at isang Filipino a cappella song. Para mag-audition ay i-contact lang si Chiki Castillo sa numerong 0906-240-7988. Yes, ang Tawag ng Tanghalan, ikawalong taon naman po, ay open din yan to all singers from 16 to 59 years old. Maghanda lamang po ng isang English at isang Filipino a cappella song. Para mag-audition ay i-contact lamang po si Gerard Castro sa numerong 0949-397-3872. Let's madlang go people! G ka bang kiligin muli? If yes, ito na ang sign mo para sumali sa ating newest kilig segment sa tanghali. Ito po ay bukas sa lahat ng genders and you must be 18 years old and above. Ito ay para sa ex-couple or single.
For more details, i-contact lamang si Jonah Agaloos sa numerong 0995-746-8742. See you there, mga kapamilya. Ano nangyari? Ano na, wise? Pero Ana, John Clyde, ha, kung kanina ay pinalakpakan ang performance nila sa opening prod, naku, ngayon naman, dito naman sila makikipagrakrakan sa kwentuhan sa Soyu Studio at makakasama na nga natin ang dalawang world-class champions. Aha, please welcome stars of the Albion Grand Prix 2023 champion, Jex De Castro, and tawag na tanghalan Year 6 Grand Champion, Laika Estrella. Yay! Let's go, guys! Pasok hello! Ayan. Uy, bati muna kayo sa ating mga madlang onliners. Let's go! Yes, what's up, mga online mo? Mga online. Well, what's up? Babati. Oh, sige, one more time. 3, 2, 1, go! What's up mga Showtime Online? Take 3 ba? Oo. Hindi, babati rin daw sa inyo ang mga bagets natin. Oh, bati muna. 3, 2, 1, go! What's up, madlang people? Oh, kalain grabe mo. Ang energy. Oh, relax muna kayo dyan, mga kids. Kakausapin muna namin ang mga tsahin at chohin nyo. Mga tito nyo. Chohin. Bless muna. Tito and tita. Diba? Uy, pamalakasan naman talaga ang awit ninyo, ha? Ayan. Ibang rock na rock tayo for today. Oh, yes. At bilang ito nga ay rock medley kayo ba, ano yung mga personal favorite ninyo ng mga rock bands or rock songs kayo? Laika. Sweet Child. Guns N' Roses. Oh, yes. Rock pala yung Sweet Child. Rock yun. Akala ko Sweet Dance. Rock yun, sinabi lang diba? Kahapon, hindi mo nabalitaan, no? Hindi ako na-inform. Diba, Jex, ikaw? Akin yung band na Switchfoot. Alam niyo ba yung Switchfoot? Switchfoot? Mga song niya. Ano yung usually mga songs ng Switch? Ano ba ang pinaka... Hindi kasi sila sobrang mainstream. Pero yung isa nila, sila yung kumanta ng Only Hope. Si Mandy Moore ang Only Hope? Sila yung sumulat sige, ng Only Hope. Sige, bigyan mo kaming konting ano niyan, sample niyan para ma-recall namin. Ah, sige. Uh-huh. Naku, wise. May mga ay. Sige. Mga ay. Ano to? May plano na naman. Oo. In 3, 2, 1, Jex, let's go. It's the song that's inside of my soul. It's the one that I try. Sabi niya, i-lipsync daw niya. Napakagaling ng mga sakalasyon. Biglang gumagaling. Sabi ni Jex, hindi ako yun, ha? Just to be clear. Bakit tumakas ganun yung dulo? Jex, nakakabastos. Bakit ganun yung dulo mo? Akala ko, si Kuya Jex, si Kuya kanta. Oh. Nako, wise talaga. Pakinggan nga natin yan, Jex. Let's go, Jex. Nagaya ko dun. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried binilangan to ride over and over again. Pinabahan ako bigla. Oy, ang ganda nung version na yun, ha? Oh. Itay namin yung ano ni Jex niyan, yung kanyang version niya na yan. Rock pala yung song. Then, may mga rock. May mga rock. Yun, yun yung isa sa mga kisikat din ng kanta. Pero rock band sila. Rock band. Yes. Pero alam nyo, kahit na rock ang mga kanta, kasi minsan, di ba, yung mga message ng kanta is about love pa din. Oh. And speaking of love, Feb, ibig na ngayon, kumusta naman ang inyong mga puso? Jex and Laika. Kamusta naman ang heart? Ang mga puso namin ay, syempre, patuloy na umiibig. Yes, I love it! Tama. Meron bang inspiration ngayon si Jex De Castro? Showbiz. Ang mga madlang people ang bumubuhay sa puso ko. Ganun. Ganun ang mga sagot, no? Galing sumagot ni Jex, eh. Si Laika. Ayoko. Very professional. Very professional. Kaya. Kamusta naman ang puso ng kumare ko? Super warm lang. Kasi, super warm. Warm yung ano lang, parang neutral lang. Neutral. Chill lang. Pero happy naman. Happy. Yeah. Hindi sad, basta happy lang. Tama. Ganun naman dapat. Ito, meron kaming question of the day, ha, dito sa Showtime Online New. Ang tanong, ano yung mga nilulook forward ninyo ngayong week? Jex. Ako, kasi meron akong siyempre, pag weekdays nandito ako sa Manila at meron akong business sa Cavite. Wow! So,
parang I always look forward na umuwi para i-check. Kasi syempre bago pa. Oh, okay. Been running for 2 months. No. Happy for you, Jex. Yes, thank you. Congratulations. So nakakatawa. Oo, Laika, Mari, how are you? Ako naman, yun din yung nilook forward ko, kuya. Yung business ni Jex? Hindi, magkakaroon din ako sana ng gano'n. Kaya pala may tumabi sa akin. Yung magkaka-business din. Same lang. Oo. Business. Manifest. Manifested. Manifested. Pero hindi ko pa kasi alam, pag-aaralan ko pa yung business kasi hindi talaga madali yun. Mga business ano, minded kayang, people. Kaya yan. Pero gusto natin marinig, ano nga ba ang mga nilulook forward ng mga bagets na let's go! Oh, Argus, ano ba yung talagang gusto ninyo? Aso! Ay, aso! Gusto mo na aso? Aso? Meron na po kong aso. Meron pa... May poodle po ko. Pero po, sana nagbigay sa akin ng aso. Uy, ang galing! Thank you po! Oh, hindi drawing lang niya dito tapos biglang may nagbigay sa kanya ng aso. Diba ba, sana ako din. Magdrawing nga ng isang mini. Magdrawing na lang tayo. Magdadrawing ako ng bahay. Yung isa po natupad na. Galing naman ni Argus. Congratulations and happy sa'yo, okay, baby boy. Very good. Congratulations. O, ano yung mga gusto yung i-drawing na gusto nyong makuha? Ako din. Aso din. Ako si Jace. PS5 at saka Nintendo Switch at saka mansion. Ang dami, no? Wow. Specific, di ba? Magandang pong bahay. Ay, magandang bahay. Ay, naku. Ayan, ako, thank you mga bagets. Pero mag-promote na kayo, Jex and Laika. Go ahead. Let's go. Ayan, marami po akong show this month. And magkita-kita po tayo sa mga shows ko. And of course, gusto ko pong thank you lang ang ating Eat Showtime family sa pag-welcome sa amin ni Kuya Jex dito. Ayan. Yes, it's Showtime fam. Thank you so much. Please follow me na lang. Hindi ko pa nakuha yung schedule ko. So, please follow me on my social media accounts at ako si Jex on Instagram. Oh, yes! Thank you so much! Especially for you na... Good job. Huwag kayong alis. Magbabalik po kami dito lamang sa Showtime on. You're still tuned in sa programang Puso ang Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively... Especially for you. Kasama nyo pa rin ang inyong Bida Heartthrob, Wise Estabilio. At kasama niyo pa rin pong yung trendy diva, Anna Ramsey. At eto na nga, very mapuso ang mensahe ng ating host para sa ama, isa sa mga haligi ng industriya, Sir Deo Endrinal. Muli po, nakikiramay kami rito sa Showtime Online You sa pamilya at mga malalapit sa puso ni Sir Deo. Maraming salamat po sa lahat ng naging kontribusyon ninyo, Sir Deo, dito sa ating industriya. Mahal ka po namin, mahal ka naming mga kapamilya. At nakikiramay din po kami sa pamilya ng former ABS-CBN Vice Chairman Attorney Augusto Jake Almeda Lopez na namaalam noong nakaraang Sabado. Mula po sa Showtime Online U, maraming salamat po sa ambag ninyo sa industriya at sa pagmamahal ninyo sa ating mga kapamilya. Ayan. Again, mga madlang onliners, don't forget to use our official hashtag for today, hashtag Showtime, Feb Malakasan, at shoutout muna sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin dito sa Showtime, sa ating kapamilya online live. We have 137,000 live viewers. Sa Showtime Online U, 96,000 live viewers. And sa Showtime Facebook, 37,000 for a total of 270,000 live viewers. Grabe. Grabe, thank you so much. At i-follow nyo rin po kami sa aming mga social media accounts na at It's Showtime na sa ating Facebook page na Road to 17 Million and sa TikTok page na Road to 4 Million. At breaking news naman po, happy 2 million subscribers sa ating It's Showtime YouTube channel. Maraming maraming salamat po, Madlang Onliners. Salamat, Madlang Onliners. At ito nga po, ngayong araw ay ating nasaksihan ang kwento ng mag-ex na si Natanya and Alex. Ang kanilang love story ay naging breakup story at nang dahilan nito ang hindi pagkakaintindihan. Matagal na rin gusto ni Tanya na ipakilala siya ni Alex sa magulang niya. At nang ipinakilala na ni Alex si Tanya sa mother niya, sinabi nito na hindi niya tanggap si Tanya para sa kanya. Kaya naman, paano kung hindi ka gusto ng magulang ng jowa mo para sa anak niya? Ano ang gagawin mo? Diba? Actually, tough question siya, no? O sige, kunyari hindi ako gusto ng magulang ng jowa ko. Of course, ang gagawin ko, mas mag-e-exert pa ako ng effort
to win the heart of the parents. Kasi kapag pumasok ka dun sa isang relationship, kapag naging jowa mo yung jowa mo, hindi lang naman kasi siya yung pakikisamahan mo in the long run. Of course, andyan din yung family niya. So hanggat kaya mo rin talagang i-win yung heart nung family ng parents, di gawin mo. Ano ba naman mag-exert ka naman din ng effort for them? Iba kasi yung may harmonious relationship, no? Yung ikaw sa jowa mo, sa pamilya niya, diba? So, hanggat kaya mong mag-effort, ipakita mo na, ay, worth it po ako maging parte ng pamilya niyo. So, let's say, ganun talaga, papatunayan mo yung sarili mo na karapat-dapat ka. And minsan kasi hindi natin alam, baka mamaya test lang yun ng magulang. Ayoko to. Ay, tapos sinukuan mo. Ay, ganun mo pala kadaling sukuan yung anak ko. Nung nalaman mong ano, hindi kita gusto, wala na yun na yun, oh, di ba? Sumuko na agad. Oo, oh, so laban lang tayo ng laban. Wala susuko. Ganun. Go. Push lang. Pero ito ha, kailan ba yung tamang oras para ipakilala ang partner mo sa pamilya mo or ipakilala ka ng partner mo sa family niya? Siguro iba-iba tayo, no? Ikaw bilang lalaki, ako bilang babae. Yes. For me kasi, pag naging jowa na kita, kailangan ipakilala mo na ako. Diba? Ipakilala mo ako. Hindi pwedeng... Hindi ko, kasi bakit mo hindi pinapakilala? Jowa mo na ako. Ibig ba sabihin ito? Meron kang ibang pinapakilala? May tinatago ka ba? Diba? Pakilala mo ako. Wala na akong dadagdag doon kasi agree ako doon. Same ako doon kasi the moment na niligawan mo yung babae, ibig sabihin kinikilala mo na siya. Yes. And then eventually magkakasundo kayo, magiging magjowa kayo. Oo. So ano pa yung nag-i-stop sa iyo para ipakilala itong babae na to doon sa magulang mo? Wala na. Kung naghanap ka ng sign, eto na yun. Oh, di ba? Oo. Tsaka bakit mo patatagalin? Di ba naging jowa mo na nga? Bakit kailangan? No! Tara-tarlak. Galing! Charot. Oh, eto. May paghahanda ba na dapat gawin kapag ipapakilala ka sa magulang ng partner mo? I think number one talaga is yung, for me ha, yung physical appearance. Physical. Kasi it's how you present yourself to the parents, mm-hmm, to the family, mm-hmm, 'di ba? The way you talk, kung paano ka makisama rin sa kanila, 'di ba? Be more formal siguro. Kung formal ka, okay na 'yon. Pero kapag feeling mo medyo quirky type of a person ka, it's okay din naman, pero syempre, medyo siguro lagyan natin ng kaunting ano ba 'yung tawag doon? Medyo kalmahan natin ng konti. Oh. Siguro ganun for ako me. Ako siguro, yung preparation na gagawin ko is, of course, tatanungin ko muna yung guy. Ano ba yung trip ng parents mo? Oh. Ano ba yung, siguro konting background check, ganun. Uh-huh. Para alam mo yung ikikilos mo. Of course, meron tayong sinasabi na be yourself. Pero let's admit, no, iba kasi yung first impression eh. Diba? So, ano ba yung tema ng pamilya nyo? Makukulit ba sila? Gusto ba nila tahimik, ganyan? Siyempre, hindi naman sa magpapanggap ka, pero siyempre, you want to please them, diba? Totoo. Oo, hindi naman sa you're pretending, diba? Pero, yun nga, aalamin mo, magba-background check ka muna, aalamin mo siya, kikilalanin mo, and then, saka ka magpapaka- be yourself, no? Oo, totoo yun. Parang kapag nag-a-apply ka sa kumpanya, nag-a-apply ka ng trabaho, mm-hmm, bakit kunyari kapag ka-late ka dun sa dati mong kumpanya, sabihin mo, hindi po ako punctual ka, ganun ka ba? Hindi naman, di ba? Oo, kasi iba kasi ang first impression. Sometimes yung first impression, medyo mahirap ng burahin. Totoo. Di ba? So, siguro kung alam mo na yung pamilya niya very conservative, siguro, of course, mag-dress ako appropriately kung ano yung kinakailangang isuot, di ba? Maghihiwa ka ng ganyan. Okay lang naman. I think okay lang naman. Oo, okay lang. Yung nanay ko, very okay welcoming. Yeah, okay. Open naman. Okay lang. Okay, next question. So yun, paano mo malalaman naman na compatible kayo ng partner mo? Kapag ka mas madalas yung tawanan ninyo kaysa sa asaran, kaysa dun sa bangayan nyo. Bangayan. Oo. Yun yung talaga yung number one. Kapag mas masarap yung masamahan kasi palay kayong nagtatawanan. Kasi maraming mga pagkakataon din, may mga pagkakataon na aminin natin, hindi tayo magkakasundo. Oo naman. May mga ganun. Pero ang importante kasi, para sa akin ha, dun sa pagsasama, yung samahan na meron kayo,
kapag mas marami yung tawanan, yung masayang moments nyo, feeling ko compatible talaga kayo. Oh. Ikaw ba? Feeling ko pag yung partner mo, best friend mo din. Oh, best friend! Uy, best friend! Pautang mo, best friend! Inutangan. Hindi, ako kasi, for sa para sa akin, iba yung foundation, yung naging foundation niya, yung friendship niyo. Yung, kasi aminin natin, sa relationship, mawawala yung kilig niyo dyan. Pero pag mag-best friend kayo, kasi di ba, aminin mo yung mga tropa mo, kahit ano na pag-uusapan niyo, wala kayong parang wall sa isa't isa, open kayo sa kahit anong topic, di ba? So, I think compatible kapag yung alam mong na-build niyo yung friendship din ninyo. Diba? Yes, totoo yun. Friendship is a good foundation for a great relationship. Oh, maisingit lang. Pero madlang onliners, keep on following us for more breakups and love stories. Just subscribe to our official social media pages at It's Showtime na dahil we share this especially for you. Ang galing ng mga munting tinig ay ating ipapamalas. Kaya naman, iparinig na ang mga pangmalakasang boses ng mga kabataan sa tawag ng Tanghalan Kids. Ito po ay open sa lahat ng singers 6 to 12 years of age. Maganda lamang ng minus 1, isang English at isang Filipino a cappella song. At para sa mga mag-audition naman po, ay contact lamang ating staff sa numerong 0906-240-7988. Yes, handa ng tatlong talented baguettes na ipamalas ang pangmalakas sa nilang galing sa tawag ng Tanghalan Kids. Pero bago ang kanilang performances, ay mag-recap muna tayo sa ating weekly winner noong Sabado. Roll VTR. Yeah. Ayun, congratulations Aliyah Kihoy. Ngayong araw naman, sino kaya kina Ria Calixte Perez ng Quezon, Sean Hendricks Agustin ng Pangasinan at Lindon McLean malapad ng Quezon City ang magwawagi? Abangan natin 'yan. Ayun. Aabangan natin 'yan. Alam niyo, bagay kayong dalawa. Ay. Ito batang ito, marami naiintindihan na ito. Marami na siya naiintindihan. Tita and tita. Ay, maganda yung kanina, ha? Yung ulit. Okay na pala yung kanina. Ayan ako, may oras pa ba tayo magbasa ng comments? Maya-maya. Again, don't forget to use our official hashtag for today na hashtag showtime. Feb Malakasan. Alright? Pero inubos ito. Inubos ang oras. Diba? Minamagalan, no? Tawag ng Tanghalan. Hindi. Tawag ng Tanghalan Kids na. Ikaw, excited ka ba sa Tanghalan? Tawag ng Tanghalan. Siyempre naman. I-stretch natin kasi may 10 minutes. May 10 seconds pa. Pero ito, huwag kayong alis kasi magbabalik kami dito lang sa... Ay, meron pa tayong nagdag na oras. Magko-comments muna tayo. Pero gusto ko lang malaman kasi may nakita ako nag-post sa TikTok eh. Ano to, Wise? Inaantay lang daw ayain ng Feb 14. Ay, sino yan? Hindi ko alam. Tumatanda na. Nangulubot na lahat. Na-replyan ka na ba? Hindi ko rin alam. Parang ang mag-ibasan tayong comment. Halika. De, malalaman nyo yung mga pino-follow tayo sa TikTok. I-follow nyo na po kami. Ay, oh, that's your phone. Pumasok na sila. So, hindi pa. Ganito po kami live kasi tayo today. Okay. So, you know. Magulo talaga. So, ibig sabihin, hindi. Ano? December. Yung December natin. Oo, live yun. Oo naman. Maingay dyan. Okay, ayan. Basa tayo ng comments again. Hashtag showtime Feb bang Feb Malakasan. Oh, ba't tayo lumabas sa mga comments natin? Ayan. From Hazel Lacanaria, Nay, ipakilala mo na si Tatay Wise. Uy. Ay, ipapakasat. Kumusta ka? Akin man. Ang galing. Pero ang sabi nila dito, ang dami daw natututunan sa naaral sa segment. Kasi talagang ito daw yung totoong nangyayari. Realidad, sabi ni Jong Velasco. Oo. Tama yan, Kuya Jong. Taga Amsterdam, ha? Uy, layo, ha? Diba? Layo.
Walang data. Bakit? Wala kang data, hindi ka nag-ay. Hindi, walang pumapasok na chat. Ayan, shoutout sa mga classmate kong nanonood dyan. Ayan, hello, shoutout sa Clyde Acad STEM from Barubu National High School. Ayan. Oo. Oh. Sino pa? Meron pa dyan, Wise? Sabi ni Fluffy Cat, Anna Wise, parang anak niya na si John Clyde. Magkamukha ba? Tatanggapin ko yun. Ang guwapo eh. Oo naman, ang cute-cute ng batang yan. Mamaya magbabasa ulit kami ng comments. Huwag kayong alis, magbabalik po kami. Yan, pero choose to be happy at samahan nyo kami ulit bukas dito sa nag-isang pambasang panahali at tambahin sa buong universe. Ito ang Showtime Online U!